ng Panginoon at dahil hindi pa po makakarating o iniintay pa po natin ng ating presiding officer na si Attorney Domenico Riyad na may iniintay na karamdaman o habang iniintay natin si City Vice Mayor Domenico Riyad. Napagkasunduha ng buong kapulungan na pasamantalang mamuno sa pagpupunong ay si Pagpansihan na Marito Alima. Magandang hapon po sa inyo lahat. At natawagan po natin na kayo sa kampulong ngayong ika-3 ng Marso at ang kasalukuyan. Para po sa panalangin, pangungunahan ni Konsehal Blake Peña ng Pulo at ang pangbansang awit ay pangungunahan ni Kagawad Aguilo ng Paralisa. Ay, ito lahat ay tumayo. Lagi po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating dakilang Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga biyayang aming tinatanggap sa araw-araw at sa lahat ng biyayang tinatamasa ng aming pong bayan. Sa pagkakataon pong ito na kami muli nagpupulong ng unsang gunyang panglusod, sana po ay manahan po kayo sa aming gina. Gabayan niyo po ang lahat ng aming napag-uusapan na sana po ay lahat ng ito ay para sa masikalulugod ng iyong dakilang pangalan. Iniaalay po namin ang pagpupulong na ito sa inyo at sa aming mga kababayan na pinagkakamuntahan po namin ng aming hinahawakan pa sa magdalang kapangyarihan. Sana po sa lahat ng aming mga gagawin ay maging mas kay ikabubuti po ng aming bayan sa lahat sa mga susunod pa po mga panahon. Inihilip namin ang lahat ng ito sa takilang ngalan ng ating Panginoong Kristo na naghahari kasama mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ilagay po natin ang ating kamamay sa kaliwang dibdibin. Sa pagkakaroon po natin, awitin ang ating pambasang. Bayang mag-iliw, gala sa silahanan, alam ng puso, sa hindi mo'y buhay, lupang hinilang, luya pa ng mahitin sa manlulu. Di ka pasisihin sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may dilatang tula at awit sa kalay ang inamahal, ang isa't na umataw at may karun kay nanagiliwing, ang iluwin at araw niya kailang pamay di magbibiling. Na panangaw ng ating pagsinta, buhay na langit sa pinhon. Ang aming gaya lapat, may mga api, ang matay ng dahil sa'yo. Natawagan po ang ating kasihin para sa pagtawa ng mga pangalan na ginanong malaman. Sa mga paglalanggan ng sa kulang pag-usod, Konsehal Jaime Lopez-Lantanoles, Konsehal Ismael Jimenez, Konsehal Leigh Opinia, Konsehal Richard Hain, Konsehal Tito Bordonato Marina, Konsehal Abuna Vigihari, Konsehal Beda Vinci Dino Cusario, Konsehal Lucy Benson Aguilio, Konsehal Imelda Infelicio, Konsehal Amelito Gerrimando, Konsehal Siberian Gihari. Meron po tayong sapat na bilang, meron po tayong quorum. Dahil tayo meron sapat na bilang ating isimula ng ating regular na pagpulong ngayong hapon. Pagbasa, mula sa lugang nilalala. Mr. Chairman, gagamitin ko po pansamantala yung aking karapatan na makapag-salita bago po makapag-tutok.
Meron pa yung ating mga tawagan ng mga rules para sa pagpapahayaan ng ating kasamahan. Mr. Chairman, may kahilingan po ang ating kagalingan ng Doc Benji de Rosario upang makapagpahayag siya sa oras nito. Kaya pinayintulog ako. Aros na pagtalumpati. Ayon sa ating chairman ng Udi Group, ang rules at sa kahilingan ng ating kasamahan, malaki ko sa Benji de Rosario, pagpapatuloy na Mr. Presiding Officer, kanina pong umaga ay nagsalita po ang ating pong punong bayan na labis po akong nalungkot. Sapagkat ako po ay lumaban sa politika, ako po ay nalaban, pwede pong matalo, pwedeng manalo. Pero pagka meron pong nakikita na hindi maganda, ay pwede naman po nating paimbestigahan sapagkat yun po naman ay nararapat sa batas. Kanina po, nandiyan po yung pong recording nung sinabi kanina pong umaga sa flag ceremony. Kumari po mapatulog yung pong recording. Siya po ay magsasalita sa oras ng pagkatalumpati. Hindi po naman niya sinabi meron pong audio na iparelease siya. Sana po, kung ano yung request niya, doon po tayo lumagay. Ang request po niya ay magsalita siya sa upang ipahayag ang kanyang damdamin sa oras ng pagkatanong, oras ng pagkatanong pa. Sana po, yun po ang mangyari. Mr. Chairman, yung pong audio presentation ay nadoon po mag-uugat yung pong aking pong pagkatalupati. Meron pa ang bang gusto mong pahayag sa ating kanina po umaga ay ang inyong likod po ay umating po ng flag ceremony na in-awardan natin kanina yung mga nabiling mga estudyante na SPED. At kung meron po tayong patutunugin o kahit anong visual man yan o audio man yan, ay bago natin i-play, ay siguraduhin po muna natin ito po ay ito talaga ay nangyari. At baka mamaya ay merong mga parte na na-edit, may parte na nawala,
may parte na bigla nadagdagan, ay iyahayag po sa atin pong sesyon nang baka mamaya ay may mga gantong bagay na nagkaganap. Ay siguro po, mas maganda ay marinig muna ng ating kapulungan bago natin hayaan i-play. At baka ito naman ay may dagdag o may bawas o kulang man yan, ay dapat ito malaman muna bago natin i-air sa ating pong, o bago natin talakayan dito sa Sanggunian. At kung meron pong kasama sa ating Eternal Luz, ito nga po ay kanina hindi lang ako nakataas ng kamay, ay wala naman po sa agenda. Ito pong ating sa karapatan po sa Trumpati, sa marapat po sana ay pagkatapos ng pagtibayan ng ating katitigan, saka po sana natin ito itinuloy. At kung ano po, ay siguro hinihiling ko po ng recess at marinig po muna ng ating Sanggunian bago po natin ituloy dito po sa ating sa session hall. Pinumukahin ng recess. Pinapakalamahan. Thank you, bye. Bigyang pansin ng ating mga inimbitahan mga bisita. Kaya po ay ating pong sinasabihan ng ating kalihil na banggitin po yung matabating ng ating mga bisita. Ang dumating lang po bisita natin sa pinagdaling po ng invitasyon ay si Ginoong Filemon Victorino at saka po yung representative ng pamantasan si Dr. Castillo. Maraming pong salamat sa inyong pagdalo sa ating mga inanyahan. Sa ating pong pagpapatuloy, ano po nais ng kapulungan? Maganda na dalo sa inyo. Tulad nga po ng aking sinabi, inihiling ko po na yung pong tinural ng ating po ngayon, Panginoon Maga, ay makiparunig sa ating pong mga kababayan. Sapagkat doon po magsisimula yung pong aking magiging komento sapagkat ito po naman ay nabanggit sa pamamagitan ng pagkakasaling doon po sa budget natin. Sa mga tinungkulan, meron ba kayong gustong banggitin doon sa sinabi ni Kagalgalan de Rosario? Kung wala naman, pwede nang ipagpatuloy ni Kagalgalan Benji de Rosario ang kanyang gustong ipawati ko yung kanyang wala na magpapatuloy Kagawan de Rosario. Yung audio presentation. Pero sila po ay pangagilan din po na. Huwag ginawa namin na-expect
nasabi namin, kinakailangan iisang dadaanan ang estudyante. In normal, at saka special children, those mongoloid, those with autism, those autistic, those with children, fancy, kunang pipin, bigin, sama-sama ang daan. Kami po, hindi sila pwedeng iwanay sa ating lipunan, bahagi ng lipunan. Pero hindi nyo, nage-excel. Wala ka naan, Olympic champion naman sa Matanda. Ano ba yan yung mga walang diferensya sa Polisya? Paano kaya sila? Ba? Kaya siguro mo, ito po ang mga buhay na katotohanan na kinatalinga ng pamahalaan dahil sa event o may lugar sa ating bayan, may lugar sa ating pamahalaan. Sana ano ito pa at salamin pa at sana ang mga bata nito ay kapinanin na ay fit sa kapagtangan ay magbabaguhan mo pa rin, ay dadala pa rin ng karangalan sa ating bayan. Si Bajer kanina, ganyan ang ganyan sa akin. Sabi ko, parang ngayon ko sagutin ang ganyan si Bajer. Ganyan ang ganyan si Bajer, talaga niya si Bajer, sa karakter ni Bajer, wala na ginawa, yes, yes, lagi ganyan, lagi nakangiti, full of energy. Pero manasabi ko pang ganyan, si Bajer. Siguro ko, malayo, malayo sa ganyan si Bajer. Inayon ko na po, hindi po tapos-tapos ang diskusyon sa budget na ngayon. Pero napapawal sa po sa akin ay kurang-kurang pagtunda ang pinjuna. Pagtunda ang pinjuna. Kailan po magpunta ko dyan sa loob? Andyan po, kailan po? Ibinili ko lang akin na ang prat at saka yung isang IA. Hindi na po kung yari na. Diba? Lahat pa lang sa pangyari sila si Jesus na marami. Kaya na, pinagagaling pa po si Paling Sesa. Sabi ko, ano po gayari? Ang budget po natin ng 5 million para sa transportation, bibili sana tayo na isang police patrol at apat na karagdagan sa sakyan. Tinanda lahat ang budget. Pwede ba? Dati first class municipality, pinag-bida, sabihin natin buong Pilipinas, sa programa, ay ang kakarang-karang naman ang sasakya. Meron pa tayong FX, meron pa tayong Revo. Ano mong kaya rin ito? Kaya yaya. Okay, for peace and use only. Bakit tatanggalin nila pati yung transportation na binuo na sa Subi? Kasama po sila dyan. Bakit sinangailangan tanggalin ang lahat at pagkawain walang tira? Tinagalahan sila lahat ng panggawain. E pwede ba kahit outpost ng pulis, hindi magpapagawa ang video? Pwede ba kahit parera na kahit ang panggawain, di wala? Lubog na po ang ating fishing port. Sabi ko, gawin na yan, kasuhan ang kasuha. Ano mong nangyayari kung wala ang pong panggawain, nag-iintay ng tutang panggawin ang plan? Kinalisa nila po ang AIDS. Aid to individual in crisis situation. Kaya po, kung harap po ba ng budget, lahat po na mamamayan sa kuya o pati empleyado, walang mahiging tulong sa DSW. Aid to individual in crisis situation, wala na itinira kahit dito. Sa pag-development fund, wala na po mga po kahit kapalang po po dito. Pwede ko sa pagbihan ko yun? Sinigil ako, overtime ng mayor's office. Kantay. Ang dami yung kinantay. Intelligence fund, pinagpapalaki namin yung EPE. Binyan, tiki populated. Nabuyaw, tiki populated. Sa Tarosa, Halapang, tiki populated. The lowest crime rate, Nabuyaw. Asa mo lang po ang Nabuyaw? Paano natin may bibigyan na isang truck ng hotelo? Paano natin mabibigyan ng katatapan sa mga taga-BGFP? Wala na po sa hulong lahat. Pagkapagalit na lang. Kami at po sana po hayaan ninyo, ipapaskin po po dyan mamaya. Yung proposed budget, yung approved by Tanggurian, gawanin, at yung pulaki na nabawas. Hindi na po Tanggurian kung matatawag. Saka, wala nang pag-awain, walang tulong sa mahihirap.
Ang pera po natin ngayon ay 400 million. At yun ang pera, nasa bangko na. Nangarap ang Transport District, magkaroon sa Arasya ng budget ng 35, 45, 55 billion sa loob ng taon. Sana ma-realize nila. Pero tayo po sa sipang ng ating administrator, sa sipang ng mga bill, sa ng ating mga kawali, nakain po lang tayo ng 400 billion. Nasa bangko lang. Samantalang nagtaas ng kamay, sabi ni Executive Secretary mo, Robert, tanggalin nyo kami ng sports development, eh tinagal nyo AX, mas importante mo ba yung basketball? Nagbukahit mo siya ito, eh ayan, kapatunay ni Secretary. Then, nagbukahit, tanggalin na rin po ang sports development fund. Ang sabi, kay June June yan, ang chairman ng sports. Kinataas ko po ang nagbukahit. Una, hindi po ba ang basketball sa mga nagkakantamatay natin mga kumayan, talagang nagsahupang kahirapan. Wala na po, wala na, hindi na alam ang kumpiyan. Siguro, iniisip ko po, ano ang magawa ng kasalanan ko sa mga yan? Wala, wala. Individual, wala. Individual, wala. Pero sabi ko, baka ito ay pag-iigan kinalaman. Pag-iigan kinalaman na huwag nila sana idamay ang ating mga yan. Iniisip ko, hindi na kasi takaruan sa akin, hindi ko siya ang kundi dahil pinagbakal ko, tinalo ko ang kanyang tatay. Inisip ko rin, hindi na kasi ang kanuman sa akin, hindi ko siya ang dami. Dahil doon rin, tinalo ang kanyang nanay, tinalo ko ang kanyang tatay. Hindi rin alam ni kakaluman sa akin, hindi ko siya ang dami, dahil wala ako sa mga ibig sabihin, wala akong mga. Tinalo ko, hindi ko, tinalo ko, yung tinalo ko si Edong dalawang beses, tinalo ko si Messi. Si Dong Benji, tinalo ko, kula-kula sa kundi mo lamang siya. Kung yun ang damay, damay. At lalong hindi ako kitakalaman sa akin, ni Jaime Batallan. Before election, alam ni Marindelia. 100 hectares, nagpasok sa suko si Mayor Vila. Sa Sangguniang Bayan. 100 hectares na bilhin at pasulitin si Batalyanes ipapasok sa Sangguyan. Additional squatter, additional renovation site. Tinarang namin yan. Nagkakagulo na 57 hectares, papasukan ko para 100. May amin niya ako termay. Or, mabuti, may bahay sila sa Ayala. Pero habang ako ang mayor, hindi po mangyayari na magdadalda ng pangitwas. Tarantani pero niyo naman. Siguro po, kung may personal sa akin, hindi ko kasalanan lang siya. Ang kasalanan nila ay naalaman sila na hindi sila na. Kaya naman po, hindi ko pinagbibang ang istorya ng ayon politika. Kahit si Boy Opinia, nung talunin siya ni Pierpon, si Mendes, hindi na nakatakot sa politika. Eh, huwag nilalikta mo sa akin. Kasi po, tumatag ko sa mga mayan. Kani ba dyan? Maharap niya pa kaya, binabati ko lahat dyan. Kaibigan ko rin. Magkakatap. Sa harap ko rin ito, binatati ko. Kung may nakasama ng loob, nagdulog ng bigat na kalawa ng sakit ng damdamin. Kung ba kung baka ako nahingi ng pawanin ko kayo ng tao sa politika. Diwan, di ko kasi pangusap, pakikusap, at pampahin ng katotohanan. Sinabi ko po dyan, ako ba nahingi? Wala akong laban. Put it aside. Wala akong daba na hindi tampakakalakay. Hindi ba matanggap? May kanya-kanya akong panahon ng paglilituran. Ay, susunod ka na naman. Pero huwag mo dadabay. Alam mo na hindi pwede gobyerno na walang paggawa rin. Hindi mo pwede talaga ang gobyerno. Hindi tatakpon niya sa mundo niya. Kasi mo ay ikstahan po. Paano yung ating magawa na iskento si Puenta Suendo? Iskento pa rin sa Suendo. Kailan mo kami po na liwan na ang pito? Pukuli na ang pagkain gasi sa kanan. Hindi kayang makaipo na isang lito. Ay dati, sasahod ka lang sa presyento mo, dadali mo lang sa Puerto Rico, 500. At kung ang pera mo, makaipo ka ng pulang po ng 500. Kung ang presyento mo ay 500, pakakabili ka po ng lupo, kung ang pera mo ay 495.
Sana po, muli, nandiyan ang mga sekretaryo niyo, mga taga-sumpong. Isumpong niya lang, iparating niyo na. Sa talagang, sana, tao na ang nagagamay. Walang gobyerno na walang budget sa paggawain kahit dito. Walang budget sa gobyerno na walang pamibigay ang tulong at sa ngunyong ni kahit dito. Nakaharap tayo lahat sa misikal. Sa totoo lang naman, hindi nyo namin kayo dito sa atin na yan. Nung tayo nakakapal. So, ang buo ang silat eh. Puri-puri tayo. Paano ginawa niya? Paano niya nagawa yan? Ito po ang mga politika. Tama ba sabihin natin na magka-efesya na tayo? Bale, hindi gusto. Ang populasyon po natin ay 357,000 laban sa anin. Kaya ka ba? Ang dapat sabihin bakit siya sila. Dahil sa kapangyarihan, ibinoto natin eh. Sabay ang kapatid ninyo, pagkala wala sa anumagal. Wala-wala hindi mawagal. Wala hindi mawagal. Kaya sa inyo po lahat, kami ang tunghayin sana ang budget. Budget po. Nagpatawag ng meeting si CIMC, binaniwala rin. Kami ang tunghayin po yung budget at kami ang may sesyon para magtitipahin na sana yung kanilang magustuhan. Pero they need to have the final version before of the day. Sana mag-aaral naman. Walang gobyerno, yung mga pera ay nasa bako, and that's a big understanding. At yan po, one of the findings na natin niya, po-owa on the reports, there were understandings on the previous year. Sobrang tipindi ba yun? At disaster, I'm not asking for a fresh budget, pero ayaw mo competing sa disaster. Yan, magtatanggula na naman. Tumawag sa akin, si Dars Padilla. Meron po tayong road widening. Yung pong daan papuntang pulo, ito po ang daan papuntang pulo ay ito po ay lalapad, magiging 4-lane, at ito po ay mas malapad pa sa National Highway na kasada. This is the gateway to automobile business, the gateway to progress, this is the gateway to industry. Tawag sa akin, si Atty. Jack, si Engineer, si Vice Mayor, hinanap namin si Social Paul, hinanap namin si Dark Padilla Mayari. And I was able to convince him. And even in Europe pa namin, napaka-private sa mababang parangunga, I was able to convince him. Pati pamilya. Tawag sa akin, okay na kayo, we have to finalize the transaction. Kaya na kami. Hindi nga pumuha tayo ng 11 metro sa kanila sa murang halaga. May budget tayo 15 million tonight. Dahil pati yung ating ano, itong ating daon sa Lisitro Gunon, lalagay na rin po natin, wawainin natin ang 3 meters and this should be, hindi na po kwarto market to, this should be diversion to. They'll be establishing a different community, sabi po ng mga squadron. Di ba napaganda, pero kailangan ng gobyerno pa. So we had a budget of 15 meters. Inalis na ang budget, final opportunity. We have less finalized, sabi ni Mr. Dark Padilla, the transaction, okay na kami. Pero, sandali, aliwan po naman o, kapag ng budget namin. Tanto po mga ularan. Sige nga, kung kaya niyong kumbisi niya, kung kaya niyong magsalita, sarap, pamayama niya, kung kaya niyong pagpapaniwala sa niya. Pero nakumbis ko po. Pero, sayang. Sayang ang project, pagpapuntang gulod. Yung daang marinig, sakato lang po, sakato lang gulod, marinig, sira na. Yung pagkakasun na sa tapos ng school, siwala na rin. Saan ko mapagawa yan? So, there is a re-enacted budget na re-enacted. But, dapat, ilagay niyo sa lugar. Ilagay niyo sa lugar. Pag re-enacted budget pa, wala infrastructure. Ano pa makapagawa? Kaya yung pool, sabi mo ng kapital, taon-taon binigyan niyo ng 2 million project, huwag na nila asahan niyo. Walang pagkawain pang re-enacted. So, huwag na rin kasahan na yung kawaning na may movement sa ating mga posisyon. Wala na muna promotion. Ang game ko ay pwede akong mahap na dahil tuloy-tuloy ang dahil sabi ng DBS, there must be a certified approved appropriation. Sana mag-aaral naman. Sabi nila, hanap ang kanilang
Pero que parte y bajen todo el tiempo completo. Papá, perdone. Ano pa ako, ano pa? Pagdini ko, kaglandang huli, talungan ako ako ng kumay kapal. Tumigil ako ng tulog, ganun ako mahirap ito. Pero si Behat na, pero ako ni Dito ng Pinyang. Pag sa panahal ko, iba, wala na kayo, wala na kayo. Sana po, Ma'am D.I.R.G., Director, if there be any for intervention, sa D.I.R.G., gawin na po natin ng nagmaga. Sayang po, panahon. Time is good. Itong muna, sila na po, walang nangyayari. Yeah. Walang quality registration. Naisabit ang budget sa October 15th. At ito lang, wala po. Inefficiency na yan. Inefficiency na yan. Kaya sa ito lahat, kami ako, hiniri ko lang itong kailan. At pag kami ako, baka magbibig yung mga department heads para po tumutukod yan. Hindi lang po. Sila yung pagsikuran lang sa budget natin. Pero walang bayan o walang budget ang ano, talaga yung budget. Okay, sa inyo po lahat. Salamat po sa mga dalangin at mga alagad ng Diyos. Salamat sa mga tip-tip na limbawa, mga walang kulang ang katangian ng pagiging bata. Sila pa nabibigyan ng dati para. Maganda mga pagkakas po. Ang talaga nandang sa atin pwede yung kasunod. Mr. Chairman, sa narinig po natin na sa wininga ng ating pong mayroon ay tahasan pong nililigaw ang ating pong mga kababayan tungkol sa budget. Nandiyan na naman yung sinasabing hindi makakakuha sa Mercury, nandiyan yung hindi makakausad ng ating pong gobyerno. Ang maliwanag na maliwanag po, ang sabi nga po niya, tayo po ay mag-aral. Kaya po kami nag-aaral upang matugunan po ang ating pong mga kababayan. Ako nga lamang po ay nalulungkot doon sa nabanggit na baka raw po ako'y nagagalit doon sa 10,000 lamang sa akin. Ay siguro po, kung hindi po ako ng kampanya at ay baka ako hindi po lamang 10,000. Sapagkat bago pa po lamang ako kakandidato ay binabanata na po ako. Nandiyan dyan po yung pong leader ng ABC ay minamanipula na para ako po'y ihabla. Kaya siguro po kulang pa po yung mga 10,000 lamang kung kanyang tutuusin. Siguro naman po ay darating po yung mga panahon na magkakaroon pa po naman ng eleksyon. Ay siguro po ay natitiyan po magkakaroon po tayo ng pag-iisip. Lagi pong sinasabi na tungkol doon sa budget, hindi makakagastos. Eh nandito po, tayo po'y punong-puno na nung ng mga legal opinion na nasa libro. Eh bakit hindi po sila magbasa? At bakit hindi po nila masabi kung gaano po yung gagastusin? Kung magkano po per square meter, hindi po sila makapagbigay ng tamang tuos para po magkaroon po ng pag-meeting doon po sa sinasabi nilang ayaw i-attendan. Kaya nakakalungkot, sana po naman ay ito pong araw na ito ay maging daan. Kung kanina po ay nagkaroon po ng konting hindi pagkakaintindihan, ay siguro po ay hindi na
hindi ko naman po sahop yun. Pero ang nais ko po lamang ay maipahatid na wala pong katotohanan yung pong sinasabing hindi po makakaganap ang aming bayan, na wala pong AIDS. Napakaliwanag po na ito po ay ang kumaandar po sa ating pong budget ay reenacted sapagkat hindi po ito naaprobahan noong pong nagdaang Disyembre. At kung sasabihin po na isinabmit po yung budget, ay babalik na naman po tayo. Hindi po ito isinabmit sa tamang forma. Wala pong pirma noong po kanyang isinabmit sa konseho. Kaya hindi po ito naaktuhan. Kaya yun lamang po at maraming salamat at ako po ay napagbigyan. Pero tandaan po ninyo na si Doc Benji po ay nandito po lamang. Ako po ay nakikihalo, nakikibutil-butil dito sa ating pong panghihimay sa ating pong sesyon para po mapabuti ang ating pong pagtulong sa ating pong mga kababayan. Sa inyo, hindi po ako naanod po doon sa ako po'y natalo. Ang lahi po namin ay pwedeng tumanggap ng pagkatalo. Kung talo. At ako po ay nakikiusap na huwag na pong gamitin yung mga ganong pagkakataon. Sabagat nakakahiya. Yung mga bata kanina, kakaunti pa lamang bagay. Ang nasasabi tungkol doon sa mga bata ay biglang binanggit na si budget officer. Pagkatapos siya, niratsya na doon kami. Huwag ka naman ganon. Sana naman ay bigyan ng konting respeto yung mga bata. Sapagkat yung mga bata ang tunay na makapagbibigay ng tunay na pagpapatawad. Sana po lagi po natin isa-isip na pagka po ang ating pong isip ay huwag naman po tayo mag-iisip bata. Tayo po lamang ay mag-asal lang bata. Huwag po tayo mag-iisip bata. Maraming salamat po. May palayo mong pahayag ng Ginoo. Itas ng pamayag ang pinigilala. Mr. Chairman, bago na lang po tayo magpatuloy sa pagbabalangkas ng ating budget, simpleng pahati po sa pangalaking pahayag ng ating punong lungsod kayo ng umaga na napakulian po natin ngayon gabi. Hindi siguro tama na sabihin na ang anim na konsehal na tinukoy niya ay naghihiganti. Dahil hindi naman po, unang-una, hindi naman po namin inado o basta lang kinuha ang posisyon na amin pong pinagampanan. Ito po ay pinagkaloob sa atin ng ating mga kababayan. Siguro kung meron man tayong dapat sisihin o dapat ituro na sino ba ang naghihiganti, baka ang ating mga kababayan. Dahil nilukluk ang anim na konsehal para magkaroon ng boses dito sa Sangguniang. Kaya nalulungkot po ako, Mr. Chairman, na nabolkol pa po ang anim na konsehal. Mula sa mga sinabing pinalo, sa mga, siguro, sabihin na natin proposal sa negosyo, eh hindi po kasi yon ang turan o tinutukoy ng ating mga proceedings dito sa Sangguniang. Huwag po natin iligaw, kagaya na sinabi ni Dr. Nicholson dito sa akin, ang budget lamang po ang ating pinag-uusapan. Ang sinasabi ko nga po, kung tama at nasa lugar ang lahat ng provision ng ating budget, matagal na po itong approved. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakikita naman po nito, nakikita ninyo kung ano yung mga dapat itama, mga dapat ayusin, mabigyan tayo ng pagkakataon na sa susunod na mga panahon, hindi na tayo magkakamali. Partikular po nabanggit ang aking ama na siyang mas kinalulungkot kung ako. Dahil hindi na nga po siya tumahak sa landas ng politika. Nung ako po ay nagsabi sa kanya, total na nananaliwala naman na tayo sa kasaysayan. Kung matatandaan po ninyo, totoo yun. 1995, lumaban po at bumalik na vice mayor ang aking tatay. Kung nakalaban po noon, totoo rin po,
ay ang ating Vice Mayor Polimedes, kapatid po ng ating punong puso. Ngunit nung natalo po ang aming pamilya, ang aking ama, noong 1995, malangal po namin tinanggap ang aming pagkatalo dahil nakita ko rin po ang tangal ni Vice Mayor Polimedes at yung kagustuhan din niyang makapaglingkod. Kung kaya naisip din naman ang aming pamilya, siguro hindi naman nagkamali ang mga taga-Kabuyaw na naniniwala sa kabahitan ni Vice Mayor Paul Jimenez. Noong 1998, na-appoint pong municipal administrator ang aking tatay sa pinagtiwalaan po ng ama ni Consel Sani, si Mayor Eto. Noong 2001 po, mapalad din po na-appoint na provincial administrator ng ating pong dating gobyerno Ningning Lazaro. Nung natapos na po ang lahat ng iyon, nag-isip po ang aking ama kung babalik sa politika. Mali po ang sinasabi doon ng ating punong lungsod na umayaw sa politika. Hindi po. Noong 2004, ako ang nagpahayag sa aking ama. Sabi ko sa kanya, kaya ako naman ang lalaban. Baka pwede naman ako ang iyong bendisyonan. Masamang-masama loob ang tatay ko nung kasi gustong-gusto niyang makabalik. Gustong-gusto niyang makapaglikot. Pero dahil sa sinabi ko sa kanya at nakita niya sa aking mga mata na matutupad ang pangarap niya sa Kabuyaw, umayag siya. Sinabi niya sa akin, kung ikaw ay gagawa lamang ng kalokohan habang ikinanunungkulan, huwag ka lang lumaban. Papayag ako. Pero dahil dapat iisa lang tayo, pasintabi ko sa inyo, ayaw po ng aking ama na dalawang opinya ang nasa politika. Hindi po walang sino man ang tumapos sa politika ng aking ama kundi ako. Dahil nais kong may pagpatuloy ang apelyido ng opinya na naglilingkod ng may tangal sa ating bayan. Isinaisang tabi po ng aking ama ang kanyang pangarap na makapaglilingkod sa ating bayan para sa akin. At yun ang aking inuulit-ulit sa aking pangampanya, sa aking pakikipag-usap sa tao. Ipinapangako ko at ipinangako ko sa aking ama na maglilingkod ako ng tapat sa ating mga kababayan. Kung kaya tumaharap ako sa inyo ngayon, walang sino man ang makakapagsabing tayo'y naghihigante. Gampanan lamang po natin ang ating tungkulin sa ilalim ng ating batas. At yan ang ginagawa ng sangguniang ito. Nananawagan ako sa ating punong lungsod, Mayor, tigilan na po naman natin ito. Kinakausap namin si Consel Jimenez. Malangal din kausap si Consel Jimenez. Pinapaliwanag ko saan papunta ang usapin nito. At nakikita niya. Pero nakakalungkot na sa kabila ng mga ginagawang katungkulan ng sangguniang ito, meron na namang gantong palibagong usapin. Mga kasama, tayo ay miyembro ng sangguniang. May kalapatan ang bawat isa na magpahayag ng kanyang saloobin. Tayo ay hinalal ng ating mga kababayan, huwag naman nating sayangin ang pagtitiwalang ibigay nila sa atin. Yun lamang po, Mr. Chairman, siguro tama na magpatuloy na tayo sa ating pag-deliberate sa budget. Maraming salamat. May talaga ba ni kagandahan ng opinion? Tayo po'y dumako sa pagpapatibay ng karibigan bilang 8 taong 2014. Basahin ko yung katitikan na page 2 ko kung meron kong tanong. Meron kong gusto na itama. Bukas po kapag. Page 3. Page 4. Pahina 5. Pahina 6. Pahina 7. Pahina 8.
Tayo na siyam. Tayo na sampu. Tayo na labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing apat. Labing lima. Labing anim. Labing pito. Labing walo. Labing siyam. Dalawang po. Dalawang kalisa. Dalawang dalawa. At ang huling pahina, dalawang tatlo. Meron bang nais sa kapulungan? Ito lang dalang meres. Kung sa'yo meres. Patitikan panunusod bilang walo ng taong kasalukuyan, may mungkahi ko pong patibay. May mungkahi sa hapan na patibay ng patitikan bilang walo. Meron bang tumututol? Kung walang tumututol ng patitikan bilang walo ng taong kasalukuyan ay pinagtitibay. Anay sa kapulungan, sa pagpapatuloy ng ating budget proposal for 2014, makasama tayo po ay nasa ikalawang pagbasa na. At ngayon, ginagawa natin ngayong deliberasyon, pagpapanghay-panghay ng ating mga budget proposal na inihagin sa atin ng ating mga departamento dito sa ating gusto. Meron mo gusto na magpahaya kung sino ang dapat natin hanapin. Departamento. Pagpapatuloy po ng ating pagsusuri ng proposed annual budget for the year 2014. Unahin naman po natin yung ating po mga bisita, Mr. Chairman. Ang nandito po ngayon ay mula po sa pamantasan na Kabuyaw sa katawagan po ni Dr. Vicente Castillo. Pinapanyahan po kayo sa pinapanyahan po kayo dito sa pagpapalang. Maraming po salamat sa inyong pagdalawa. Chairman po, maraming salamat po sa pag-iimita na sa amin dito bilang isa sa mga bisita ng ating sanggunian. Ako pinagpapasalamat sa miyembro ng sanggunian, kapag-galang-galang na pasihan po. At kami po ay binigyan ng pagkakataon upang maging isa sa witness ng annual budget. Kasodan po. Maraming salamat po. Apo. Pagpatuloy po. Apo, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Pakisabi lang po kung ano po kayo sa pamantasan ng Kabuyaw po. Magandang hapon. Ako po yung Vice President for Academic Affairs. Ang ating pamantasan. Yung budget po ng pamantasan, subsidy pamantasan ng Kabuyaw, nasa page 194 po.
ito po ay under ng Statement of Statutory and Contractual Obligations. Okay. Ito po ay nagkakahalaga ng 32,800,000. Okay. Opo. Ito po, buo na po itong budget ito, 32,800. Pero yung breakdown po nito, hindi po namin na alam po ito. Sa maiksing paliwanag po, ay po, pwede lang po na maipaliwanag po natin ang bahagya po. Bayaya ko po. Okay po. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin para maihayag kung saan po namin siguro gagasasin itong 32 million ng buong budget. Okay, sa katunayan po ay ang ating pong pamantasan ay nangangailangan ng additional personal services po. Actually, ang pamantasan po ay kulang na kulang sa ating mga guro. And ang ating pong budget sa ating kagaruan ay actually sa aming pong benchmarking, pinakamababa po ang sweldo ng ating mga guro sa pamantasan. Actually, ang pinakamababa po ay 122 pesos sa part-timer at siguro yun hindi pa sapat para sa isang may pamilyang tao. Kaya po naman umihiling kami na sana po ay madagdagan yung amin na additional payment or additional payment for our faculty members. At kailangan din po namin ang aside from that po, ang ating pong pamantasan ay magkakaroon po ng open admission at sa itong darating na pasukan ay ina-anticipate po namin ang mga 2,000 hanggang 30,000 freshmen. At nangangahulugan po, ito ay kinakailangan natin na dagdagan ang ating facilities, dagdagan natin ang ating faculty, at dagdagan natin ang ating mga equipment. Pangalawa po, ay humihingi kami sa sanggunian na sana po ay mapagbigyan ang ating pong engineering department or ang ating Bachelor of Science in Electronic Engineering, Industrial Engineering, and yung pong ating Computer Engineering ay kulang po tayo ng laboratory. Actually, nakakapasa po ang ating mga mag-aaral na walang laboratory. Ay hapas mo siguro po kung ating bibigyan ng pagkakataon, magkaroon tayo ng equipment sa laboratory, full equipment, ay mas mataas ang magiging antas ang ating mga papasa sa ating board exam. Pangatlo po ay kinakailangan natin na yung po ating building, yung pamantasan ng Kabuyaw ay medyo may mga crack na po. At kinakailangan natin dito yung ating preventive and corrective maintenance for the entire building. Actually po, kung inyong maririnig sa akin, nalalaglag na po yung ating mga bintana at yung ating slab na nakaroon na tayo po nakakabit sa ating building. Medyo hindi na po matibay. Kaya po minsan iniiwasan namin na magkaroon ng maraming activities doon po sa fourth floor para at least ay ma-maintain ang katatagan ng ating building po. At ang kasunod po niyan ay kailangan po natin ang procurement of additional computers and office supplies para sa ating mga faculty. Actually, kung kayo po'y makakabisita sa atin sa pamantasan, ay makikita ninyo na parang kulang na kulang, lalo na po sa mga offices, ang ating mga deans at ang ating faculty. At kinakailangan po din po natin ang additional computer units, Xerox machine, and other office supplies. And also, humihingi po kami ng dagdag doon sa ating student development activities na tulad po ng culture, arts, and sports. Actually, tayo po ngayon sa panahon ito ay lumalaban tayo sa UMA o sa University of Makati kasi po ngayon ay ginaganap ang Alco Olympics. Yun po ay samahan ng mga local universities and colleges na kung saan po pinipilit ang pamantasan na maging isa sa mga mananalo dito. Kaya naman po, kung magbibigyan tayo, ay humihingi po kami na sana po ay itong budget na bibigay sa amin ay dito namin gagawin. Bilangan po at maraming salamat. Kagawad po tayo, Nes. Magandang gabi po ang Simon.
Doon po sa estudyante po ng pamantasan, ano ba po ang mga benepisyo ng mga tigakabuyaw bukod po dun sa mga hindi po tigakabuyaw? Okay po. Actually, ang ating pong mga taga-kabuyaw po ay meron po silang ang kanilang pinabayaran lamang po ay 100 pesos per unit. Ang non-kabuyaw po ay nagbabayad ng 600 per unit. Kaya po ang lahat ng ating subsidy ay doon natin ibinubuo sa kanila. Kasi po sila yung tinatawag natin na scholar ng bayan. Hindi po siya scholar ng bayan na full scholarship po. Meron po silang bayad ng 100 pesos per unit. Pag po, ano ba po, may benchmark po kayo na mataas ang grade, meron ba po na-upgrade na full scholarship o talagang lahat po natin kakabuyaw, yun lang po ang magiging benepisyo kahit mataas po ang grade? Hindi po. Actually, kapag kayo ay kabilang sa dislister and present listers, scholar po yung full scholar. Full scholar. Yeah, full scholar. And then meron din yung scholar po, merong financial assistance na binibigay ang ating munisipyo para sa mga ang grade ay nasa 85 and above. Sabi po yun. Paano po mag-a-apply doon sa board of directors po o meron po talagang set of exams para po ma-determine kung mas mataas po yung grade nung mataas po mataas po yung grade ng bata? Meron po tayong scholarship committee na kung saan sila yung nagsasala ng mga estudyante yung may matataas na grade. Ito po sa, di ba po, napagkit niyo po yung punta 82 million na budget. Yung ba po ay kasama na rin ba po doon yung 14 month at 15 month ng mga empleyado ng mga professor natin sa BNC? Actually, hindi po yun na, hindi ko po kung yung 14 month at 15 month. Wala po, hindi nyo po, hindi po sakop yun doon sa 32 month. Sino po kaya ang nakakaalam nung 14 months at 15 months? Ito po yung si Sir Wernet. I-explain po yung ating ayon po sa aming pagkakaalam, kasi di ba po, pagka po tayo nag-prepare ng budget, ang nilalagyan po lang ng appropriation sa budget ay yung mandatory na 13th month. Yung 14th month and 15th month na natanggap ng mga empleyado po ng munisipyo, that is discretionary on the part of the legislative body and the mayor. The city government of Kabuyao can give that because of the malaki yung resources ng city government. Whereas if we are going to look at the resources of the pamantasan ng Kabuyao, masyado po kasing maliit kasi mababa po yung tuition ng mga taga-Kabuyao. Tapos pag tinignan po natin yung ratio ng Kabuyenyo and non-Kabuyenyo na estudyante po ng Kabuyao, halos nasa 5 to 10% lang po ng total population po ng pamantasan ng student po. So with that po, maliit lang po yung resources po talaga ng pamantasan ko, konti lang po yung nakukolekta. Last year, noong 2013, as far as I can recall, parang including the subsidy of the city government of Kabuyao, totaling 17,500,000. The total available resources for the pamantasan ng Kabuyao is only 54 million. Tapos yung pong appropriation para po sa personal services lamang po, wherein ang plantilla item ay nasa 58 personnels lang po. Tapos meron pong lump sum appropriation na 11,500,000 para po sa mga part-timers kasi po hindi naman po kayang servisyohan o
ng mga full-time faculty yung pong mga bata when it comes to academics. So, ang personal services lamang po ng pamantasan yung maabot na po ng mahigit 30 million. More than, it's mga 32 million po. Eh, meron pa po kaming binabayaran na yung maintenance and other operating expenses like the security services, like the janitorial services, yung pong office supplies, yung pong electricity ng pamantasan po. Eh, yung sinabi ko po kanina, 54 million po yung total available resources ng pamantasan. Tapos 17.5 million lang po yung nakukulekta. So, mga 35 million at 35 to 38 million lang po yung nakukulek from the student, that is the tuition fees and the miscellaneous. Paano po ang ibig ko sabihin? Ito po sa 32 million na ipapasa po natin ngayon, doon nyo rin po kinukuha yun sa janitors, pati security, school supplies, office supplies, doon po lahat yun, pati po yung profit ng PNC. That will be part of the available resources of the pamantasan to be appropriated for the personal services, maintenance, and other operating expenses. And for the past years, pamantasan ng Kamuyang has no appropriation for capital outlay. As have been said by our BPAA Dr. Castillo, there are so many laboratory equipments that should be acquired by the pamantasan ng Kabuyaw because of the mandates of the CHED. Kaya nga lang ngayon, may pinagbibigyan pa yung pamantasan na kahit hindi tayo nakakasunod doon sa mandato ng CHED with regards to the requirements katulad ng sa mga engineering courses. Hanggang ngayon, walang halos nabibili kasi wala nga po available resources na para ma-appropriate doon sa public and outlet. Sinabi niya kanina na we need, di pamantasan need yung mga service area tapos yung repair and maintenance ng building. So, doon po sa nasabi niya, kung nakaplantilla ang mga professors po dito sa ating City Hall, diba, kasama na po yun sa pinasa namin na budget para po dun sa 14 and 15 month ng mga pinabiensi ko. Ano ba po yung, kailan po yung huling nakatanggap ng 13 month, 14 month, tsaka 15 month po yung mga professors ng BNC, mga nakaplantilya po doon? Honorable Councilor, I would like to state the fact that the plantilla or item of pamantasan ng Kabuyaw is separate from the plantilla item of the city government of Kabuyaw. Separate po siya? Yes. So, kayo po yung maka-appropriate kung mabibigay po tayo ng goal sa kanila or hindi po? The Board of Directors. Board of Directors. Board of Regents, sorry. Kailan po yung last time na naka-receive ng 14 months at 15 months yung Board of Directors? Last year lang po. 2011 po. 2011. Okay, masalamat po. Ang ganda ng pinya. Tuloy po. Sige, tuloy po. Kayo po ang tumatayong akawta. Ano po ang inyong ako at sa pamantasan? Dati po. Kayo po ay ano? Low team. Kailan ko po kayo floating? Ang ibig sabihin ng floating, kung di po ako nagkakamali, eh, meron pa yung pwesto, pero wala kayong ginaganapan na tukuli. Actually, naka-plantilla talaga dito ako sa city government of Kabuyaw. Then, I was detailed in pamantasan. Then, medyo nagkaroon ng problema dun sa opisina. So, medyo floating mo lang. Kailan na po kayong natanggal floating? Mag-o-1 year na. Pero saan po kayo nagre-report sa pamantasan? Ano sa library po. Library po. Ano po ang alam ninyo kung kayo ay nasa library department para sagutin po yung tungkol sa pinag-ipon siya? Because of the fact that I was the one who prepares the budget of pamantasan before, then at this point in time, because bago yung
presidente, sino ang presidente? Si Dr. Raymond Arceca. So, noong nag-present po si Dr. Arceca? Baga Makati po. Noong pong nagpe-prepare po sila ng budget, eh, medyo nagkuhang tanong po or nag-ask ng aking opinion. So, sino naman po ako para tanggihan po ulit? Lalo, ngayon, ang inyong binato pa ng tungkol eh, kay Gladia? No. Ano po? Doon lang po ako nag-i-stay po. Para si floating. Floating pa na kayo. Pagbigyan ko kayo, sir, dun sa budget ng ating pamantasan mula 2011, 2012, 2013. Noong 2011, 15,500,000. 2012, 16,500,000. 2013, 17,500,000. Proposed budget for 2014, 32,500,000. Ang nakikita ko pong trending dito is 1 million per year. Ano po ang nangyari? Bakit po biglang halos times 2 or the percent kung ang binaki ng budget ng pamantasan? Nabanggit niyo po kanina, 10%, 5 to 10% ang enrolling na taga-Kabuyao. Tama po ba yun? Non-Kabuyao. So, ang 90% Kabuyao. Pero nagpabayad sila ng 100 pesos per unit. 100 pesos per unit. Okay. Ano po ang malaking pagkakaiba ngayon sa proposed budget ninyo sa mga nakalaan ko budget? As far as I know, the budget or the subsidy of the city government of Kabuyao to pamantasan ng Kabuyao is based on the Municipal Ordinance 2003-059 and yung resolution number 2003-60, which states that the subsidy for the pamantasan ng Kabuyao is 5% of the business taxes and licenses of the city government of Kabuyao. So if the subsidy is in an increasing trend, we might as well conclude that because of the fact that the business and taxes, business and licenses collection of the city government of Kabuyao is increasing. Okay, so noong 2013, ano ang ating business taxes? 5%. Ngayon? Pero ang nakalagay sa batas, at least 5, it may be higher. Tama ba yun? Yun ang treatment. So, ang increase niya ngayon is 8%. Sabi ko siya na Jimenez. Tama po. Meron pong increase na 3%. Mr. Chairman. Apo, salamat po. Noong nakaraang taon po, noong 2013, ang nakabudget po sa business tax ay 350 million. Ang 5% po nito ay 17.5. Yun po ang naging computation natin. Subsidy to pamantasan. Ngayon po, ang proposed sana ay 410 million. Ang 8% po nito, ang kabuuan po ay 32.8. So, nag-increase po ng 3%. Kaya lang, ngayon po, ay mababago po natin ito. Dahil binawasan po ng ilan, isang dunian, binawasan ng 25 million. So, naging 385. Kung i-compute natin sa 8%, ay 30,800,000 ang mga kalalabasan. So, yun po. Kung sa, sir, ang sabi nyo po ay ito yung 5% before, 2013. So, ngayon nag-increase ng 3%. Kaya lumabas ang 32,800,000. Pero ito, sir. Salamat po. So, yung 30,800,000 is above the 5% threshold. Kasi 8% pa rin yung nas-computed. Yung 30 million. So, hindi wala tayo nagiging problema po doon. Ang nagtatalaga po ba ng price per unit ay ang Board of Regents? Yes. Bakit po nila naisip na dapat mag-charge pa tayo sa mga taga-Kabuyao samantalang ang pagkakaalam ko ay panahon na ito ay tinayo ni dating mayor ito ay ninanais niya na magkaroon ng libre pag-aaral ng mga taga-Kabuyao.
siguro kung meron mang requirements sa pag-grading, doon na lang tayo maging make bet. Pero ang bottom line, dapat siguro ay magpaliwanag bakit nag-conference pa rin tayo sa mga taga-Kabuyaw. May scholar po ba tayo na binibigyan ng munisipyo na doon nag-aaral sa pamantasan? Meron po mga estudyante na nakakatanggap po ng financial assistance from the city government of Kabuyaw. Hindi parang umiikot lang yung pera mula sa pera ng munisipyo, pupunta sa pamantasan, ginagamit naman ninyo sa inyong operations. Okay. Tama po yun. Ang contractor po ng security agency, sino po? Sa ngayon, hindi ako masyadong pamilya kasi wala nga ako dun sa opisina. I will not dwell on the matter. Pwede po siguro bigyan nyo kami ng kopya, Mr. Chairman, para makita naman din natin sino ang ahensya na yan na nag-contrata ng security. Kasi po kami makita. Nabanggit din po ninyo na nagbabayad tayo ng janitorial. Sino po ang ating janitorial sa pamantasan? Katulad din po nung sa security services, hindi po ako pamilya po sa ngayon po. Baka alam ng ating Vice President for Administration. Sali, ang pangalan po ay... Habit and Lakel Enterprises. Habit and Lakel Enterprises. We will not dwell on the matter, Mr. Chairman. Ihingi lang po ako ng kopya ng approved contract. Baka pwede natin maging bahagi din ng talakayan sa mga susunod na pagpapulong ng sabunihan para makatulong din kami sa inyo kung paano pa natin mas makapaganda ang operasyon at bahagi naman po ng pag-aaral ng sabunihan yung baka posible naman na maibibili na rin natin yung mga taga-Kabuyaw based sa budget na meron naman tayo. Tingin ko kakayanin po sa pagkakataon ito. Pwede po tayo din kay Doktor. Konting tanong lang naman. Okay. Gano'n na po kayo matagal na nanunungkulan din ang Vice President for Office? Since 2011. 2011. Sino po ang inyong pinalitan na? Si Sir Albert Madrigan. Albert Madrigan. Tayo po ay agad na naging Vice President for Administration. Ako kailangan. For academics po, kailangan. Academics po kayo. Academics po. Sino po ang Vice President for Administration? So far po, wala po ngayong wala po acting. Wala. Actually, meron po dati si General Tagasha, kaya na po wala na sa akin. Si General Tagasha. So, yung ano po ang mga mechanisms na ginagawa po natin para ma-professionalize po yung ating mga hanay ng mga professors sa pamantasan? Actually po, meron tayong semestral evaluation for our faculty, monitoring their performances para at least po ay ma-maintain natin yung quality education. Inaalagaan po natin ang ating mga faculty para naman na maging mas maganda kami ng performance. Ganun po sila karami ngayon. Actually po, ang ating ratio po ng ating regular, yung permanent po ay nasa 36. 36 lamang po yung ating regular and part-time natin is 70%. So sa ngayon po, walang medyo nagiging problema? So far po ay wala. Sa pagtutuwa nila? Wala. Kasi maganda po ng Board of sa Board of ang composition po, kasama po kayo sa composition ng Board of Regents? Actually, support lang po. Sino-sino po kayo? Ang ating po nga nasa Board of Regents ay ang ating definitely ang ating senior mayor, which is the chairman of the board. Meron po tayong chair representative, yung provisional director. And meron tayong NGO. Tapos po, yung ating vice mayor ay isa sa ating Board of Regents. Student regent at may faculty regent. Doon po sa 32 million na to, punta po tayo sa 2013, yung 17.5, ano po yung total income ninyo, i-less natin ito 17.5 last year? Actually, accounting po nang nahawak, ano din po. Actually, hindi ako involved in that matter. Okay na po. Mr. Chairman, yun lang ulit. Siguro kung alam din ni Sir Wernan, hingin na natin po kami ng dokumento. Wala po namang nakikita ang problema dito sa subsidy. Ang nakikita lang po siguro natin is magkaroon tayo ng mga na pagkakataon na matanong po kayo kasi nagbibigay din naman po ang city government ng tulong sa inyo. Huli na lang pong tanong, familiar po kayo sa naging kaso sa pamantasan na may nawala pong pera?
Actually, nung nalaman po namin yun, nagkaroon na lang po ng Maribel Karima. Pabigat po kayo ang makakataong na walang pera? Actually, hindi nasa 15 million. Ano na po yung status ng pagkahabol natin sa walang pera? Nasa ano na po, nasa kaso na po yun. Actually, nasa korte na po yun. Nasa korte? Nasa korte na. Korte na. Ulit? Yes, kaya na yung ano. I-refer ko na sa inyo kasi Vice President for Academics para si Dom. Okay. Yun na lang po mga dokumento, yung sa security, territorial, yung sa percentage ng income versus yung subsidy. Tapos yung sinasabi kong status ng kaso ng ating 15 million. Bigay tayo ng bigay ng pera sa pamantasan, dinanaraw lang naman pala. May marami pera. Sino ang respondent mo nun, Dom? Si Cherry Rose. I-request kami ng mga dokumento, pwede kami makatulong. Okay. Para po naman ma-resolve. I understand, meron na investigation na ngayon na nangyari at nagpapatuloy. Sana po mamimitin kami ng update to our Vice Mayor, si Atty. Versa po yung head ng Committee on Education ng tertiary. Ako, para wag naman po masayang yung ating pong pera. Ang laki na. 15 million po yun. Napakasalamat po kami sa inyo, Mr. Chairman. Maraming salamat. Ano po lang ang pagtanong? Salamat po, ito po. Okay, tala yung bilanggit ni Kaganda ng opinya. Salamat po. Ito po. Dok, sagit lang po. Nakalag tayo po. Doon po sa nabanggit po ni Presidente Kupinya, yung po sa scholarship na may 100 pesos per unit po. Meron ba po tayong pwede gawin para po maging libre na yung mga tigapabuyaw sa kahit yung miscellaneous fee, yung zero na po talaga? May pag-uusap na ba po doon sa inyong board of directors? Wala pa po, pero kung mamarapatin po ay pwede naman po maging libre kung tataasan po natin. No? Tataasan po natin yung ating subsidy sa pamantasan at makakalibre na po yung ating mga kababayan. Sige po, pahingin na rin po kami ng kopya nung percentage, yung kung total profit po ng pamantasan po ng yung pong mga pumapasok lang na mga tigakabuyo po. Para po ma-distinguish po namin, malaman po namin kung magkano po yung iaalat namin para po yung kung mga tigakabuyo mag-i-libre na. Okay po, maraming salamat po kung mayayari yun. Ay, napakaganda pong mga pag-asa ng ating mga kababayan dito sa Kabuya. Meron po kami sa kapulungan. Pagdala mo, pag-inyo. Ami sa Chema, tapos. Matapos po yung ating pagdala mo. Pagdala na kayo. Magandang hapon po sa Ilocano at sa ating mga bisita. Magtanong po ako sa inyo, no po, Vice. Kung kayo po na andyan na nung kasalukuyang ipinasakupuyan sa sanggol ng bayan na nandiyan ang pagkakataon ang mga tiga kabuyaw. Ipinasa ko ata ko yung isang resolusyon ang tigakabuyaw ay maging libre sa ating pamantasan po. Magtanong po ako kay Sekretaryado po dahil siya po, hindi ko po Sekretaryado. Meron po akong kung tatanda po. Ipinasa ko po yan dito sa Sanggol ng Luzon na ang mga tigakabuyaw na estudyante po ay malibre sa pamantasan. Ewan ko po. Tungkol po doon sa resolution na napadalan po ang pamantasan. Tungkol po yun doon sa mga empleyado po ng ating pamahalaan na kung pwede
may isang miyembro ko sa pamilya na maging libre po doon sa pamantasan. Ayun o, ikon siya ko po yun na ano, in-sponsor na. Late na yun. Dito lang po yung last year. Yung dati. Ay, dati. Gusto mo pahayag kay Dr. Castillo? Wala po akong natatandaan na nagkaroon kayo naman. Pero natatanda ko lang po ay may proposal. May proposal po ang City Hall na mabigyan ng isang scholar ang bawat anak na nagtatrabaho sa gobyerno. Okay, pero yung po ay hindi pa na-approval. Wala pa po approval. Meron pa po yun, meron pa po ako dito sa Sanggulaan. Siguro, maganda lang sa akin, siguro, ating alam niya sa sekretarya sa ganoon na siguro. Bago tumanggap ng estudyante sa ibang lugar, ito muna ang tigakabiyak. Meron ako niyan. Maraming salamat. Sir Chairman, kung tutusin po natin yung magiging subsidy po natin sa pamantasan na 8% na kukuhanin po sa business tax and licenses. So tutusin po natin kung nakalagay po dito ang proposed budget po na makakulekta na po natin under business tax and licenses ay 385 million. Kung kukuhanin po natin ang 8% ito, ang total po ito ay 30,800,000. Yung po magiging sasabi namin sa pamantasan po ng kabuyan. Apo. Minumukahin niyo po na patupak po na lahat. Kinila lang, alam mo nila. Ganon din po, bago po tuloy ang mapagtibay, papahayag po ng pagtutol ng inilikod. Sapagkat ang tuos po na ginawa ay from 385. Ang proposal po na nakasaad dito po sa ating annual budget ay 410. At nung tinatalakayan dito ay ako po'y tumutol. Kaya inuulit ko po, lahat po ng mababawas sa ating pong proposal ay may kaakibat po na isang programa o isang item na maapektuhan. Katulad nga po nitong sa business tax ay dito po kinukuha bahagdan o ilang percent ng business tax ay katulad ng sitwasyon ng pamantasan ay dito po kinukuha. Kaya inuulit ko po nung paunang pahayag ko po nung nandito pa lang tayo sa state net receipts ay kung magbabawas meron pong kaakibat na isang programa na mababawasan. Ito na po yung sitwasyon, Mr. Chair. Kung dati pong 32.8 million ang naka-budget po na subsidiyan natin sa pamantasan ay dahil sa nabawasan ng 25 million ito pong sa proposed na statement of receipts, particular sa business tax and licenses, naging 385, ay nabawasan po. Kung dating 32.8 million, magiging 30,800,000. Kaya po, 2 million is 2 million. Maraming pa pong programa sana o pangailangan ng pamantasan ang madadagdag sa kanila pong sa ating pong pamantasan ng kabuyaw. Kaya ang akin po ipagtutol na pagdibayin po ito pong ating subsidiya sa pamantasan ng kabuyaw. Dapat, Mr. Chairman, ang pinagpasihan ko lamang po yung may pasan nating pagbawas po sa business tax and licenses, 85. Kaya doon ko lang po ginawa yung 8%. Anyway po, Mr. Chairman, yun po yung standing motion. At pagkatapos po natin masuri lahat ng budget po natin, sa huli po ay magmumungkahin naman po ang inyong record na dagdagan po yung budget po ng pamantasan para mahusto po yung 32,800,000. So for the meantime, ang aking mungkahin muna po ay yung aktibayin natin yung sa
subsidy natin sa pamantasan na nag-aalaga po ng 30,800,000. Lumungkahi. At may tumututol na isa yung lahat natin na paghatian ng mesa. Dahil lumungkahi na si Kadalang-Dalang Aguillo na 30 million na subsidy dahil nabawasan yung sa business tax and licensing. At ay pinututulan ni Kadalang Jimenez na manatili na 32 million. Kaya may magtutol, kaya marapat na maghatian ng mesa. Tinatawagan ng kalihim sa pabor at pabor. Gagal naman, yes. Ang dapat po magsimula ay ang ating chairman ng committee ng rules na magmukay ng magatian bago po tawagin at kilala rin ang ating sekretary. Chairman ng rules para sa... Mr. Chairman, sa katahilanang may dalawang pananaw sa pagpapatibay ng budget ng pamantasan, kaya inilumukaya po na magkaroon po tayo ng hatian ng mesa. Nagmumbay ang ating chairman rules na magkaroon ng hatian ng mesa, walang tumututol, pinagtitibay. Ginabali yun. Sino? Taas po kapay ng tumutol. Ah, sumasang-ayon sa budget na aprobahan. Ang sumasang-ayon po ay lima. Taas po ang kamay ng tumutol. Apat po ang tumutol. Dahil sa ang bilangan ni lima at apat, yung mungkahi ni Kagawa Aguillo na maging 30 milyon ang subsidy sa pamantasan ay pinagtitibay. May nais ang kapulungan. Sino pa yung ating department na pwede natin yan? Mapag-usapan na ka ng proposed budget. Maraming po salamat sa mga nagpamantasan. Maraming po salamat sa inyong pagdalo. Maraming salamat po sa inyong pagdala. Ako tan, maraming salamat sa inyo. Hinihiling po na sa pagpapatuloy po ng ating pagsusuri po mula po sa Market and Slaughterhouse, Ginoo Filemon Victorino. Pilayahan po si Mr. Victorino para sa kanyang pagkalanan yung kanyang budget po. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po, sir. Salamat po, Ginoo Presiding Officer, na imitran po ang market. Linawin mo lang po, ang Market and Slaughterhouse po ay magkasama po sa pagkakasulat, pero kami po ay magkaiba po ng tanggapan. Ang market po ay market lamang, at ang slaughterhouse po ay iba po ang may hawak. Excuse me, ano page? 131. Sino ang gusto mo pahayag? Huwag magnais ng tanong. Sir, ang
pong mga kawani po tayo ng pamaraan ng lusod ng Cagayan sa ibang department po ng plantilla, pero sa inyo po na papasahin sa market ko. Yes, sir. Mamarapati po nyo, sir. Meron po akong karangkalan dito po ng ating mga money. So, mamarapati po ng upside of the business po po ng kopya ang bawat isa. O patuloy. Ang pagkakaalam ko po, ang naka-plantilla lamang po orihinal sa pamilyang bayan, hindi ko po naman po lagi nakikita. Kung aangahin lang po natin at siguro po kami anim na katawa kasama po ang unit ko. Yung po ang orihinal. Subali, sa pagbabago po ng ating pamilyang bayan, nangailangan po tayo ng mga tao. Kaya po marami po napalipat sa akin nasa inyo pong harapan ng mga pangalan. Nakasaad din po yan ang ating operational procedure. Ang market po ay hindi naman po taliwas sa inyo. Alam niyo po na open po tayo araw-araw sa Padolinggo, kahit po holiday. Sa ito lang po, wala po tayong holiday sa market. Meron po tayong oras ng paggawa ng dalawang shift po tayo, 6 to 2, 2 to 10, at yung pong office po ay 8 to 5. Ang mga nakatalaga po sa listahan, kung inyo pong makapansin, ako po bilang isang market supervisor, sumunod po yung number 3, si Hino Valencia, yung inspector, at ang sumunod po ay hindi naman po minamaliit, pero utility worker mo po lahat. Ah, opo, sir. Sir, yung ibang nandito po sa plantilla nyo, originally, saan po sila nakaplantilla sa iba-iba po mga department po? Yes, sir. Eh, kinalagalan po siya sa market po? Yes, sir. Lili namin lang po, paano po pag-compute ng overtime po na? Saan po magagaling ang overtime po nila? Salamat po sir sa tanong po ninyo. Kasi po yan po talagang lagi po nga problema. Ayon po sa ating pong budget officer, ayon din po daw sa COA, ang bawat departamento daw po ay binigyan ng COA ng 5% ng kabuuan ng isang departamento, sahod ng isang departamento. Ngayon po, yun nga po ang aking naging problema, sapagkat kung kami po iaalim na nasa plantilla namin orihinal, ang market po ay wala pong holiday. Sa laki po ng ating pamilihan, kung susundin po natin ang COA, ang rules ng COA, paano po kami makaka-adon ng overtime sa buong isang taon? Ngayon po, ang nangyari po sa atin, sinabi ko naman, kung pumunta po ako sa COA, nagtanong po ako, ayon po sa explanation ng COA, 5% ng kabuuan ng empleyado ng city ng Cagayan, ng city government ng Cagayan. Sa mga tuwing, ang ibig sabihin po noon, titipunin po natin ang buong sweldo ng kabuuan ng city government ng Cagayan, kukunin po natin yung 5%, at pagkatapos po, ito pong 5% nito, ang siya pong ipirapirasuhin sa bawat departamento. Yun po ang pagkakaintindi ko po sa COA. Ngayon po, meron po tayong sinusunod, ayon din po sa budget, na ang kukunin mong overtime ay doon sa iyong departamento manggagaling. So doon po kami nahihirapan. Bilang isa pong namumuno sa kapwa ko kawani sa ating pong Cagayan Hotel Plaza, ako po yung ginagawa nilang sandalan sapagkat ako po magsasabi sa nilang mag-overtime. Kaya po, kinarinito ngayon, humihingi po ng tulong sa mga magiginaw narinito na kung maaari po sana ay pag-aralan po mabuti ang budget nito para po sa pamilya ng Cagayan.
Opo, salamat po sir. Pero hindi po hanggang naliliwanag hindi po sa tuwa. Sana po. Kasi po, pag yung isang kawali po ay nasa plantilla po halimbawa ng engineering, ano po, napasign po sa market, saan po kukuhanin ng overtime to? Sa market po o sa original na kung saan siya naka-plantilla sa engineering? Ang sabi po nga ng COA, tayo din po sa budget, dapat po daw isang plantilla mo. Kaya lang po, meron po talaga tayong empleyado na hindi po nakakakuha, hindi po binibigyan ng isang departamento sapagkat wala na po sa kanyang puder ang pagkatrabaho ng isang tao. So yun po ang nagiging problema po namin. Opo, yung problema nga po yan. Lalo na po sa market, ay dire-diretso po pasok na sa Sabado, may linggo, holiday, hindi po pwedeng kung doon kayo napasahan yung tao, dire-diretso po pasok na. Kawawa naman yung magiging maita talaga daw kung hindi po natin magbibigyan yung overtime o yung tuos kung paano pupuhanin, ano po. Pero sa ngayon po, yung overtime ba nila, nakukuha ba nila o... Nung isang taon po sir, ang aming pong overtime ay nakuha po namin lahat. Lamang po, naging problema po namin, pagdating po ng July, ang aming pong nararanasan, ang sabi po ng budget, wala na daw po kami pondo. So ang nangyari po ay naipon po yung aming overtime July hanggang December, hindi po namin nakolekta. At pagkatapos po ng tinatawag din ang pagsasara ng libro, pag meron po natin sa bawat departamento, yun po ang ibibigay sa amin. Nahingi po kami sa may mga titulang departamento. Bali magre-realign pa po tayo. Yes, sir. Kapamagintay po tayo re-alignment. Yes, sir. So, sana po, kami Pangulo, ang pinakamaganda po ito, meron naman po sariling departamento po itong ating market po. Dito na po mailagay sana yung mga magiging overtime ng mga kawan nila na katalaga po sa kanilang departamento. Mas maganda po, makatulong po din natin yung ating budget officer para sa pagkasaayos po ng inyong problema pagdating po sa overtime po. Yun naman po. Ngayon na, kagalang-galang na po sa akin. Mr. Chairman, bilang ako po ang namumuno sa komite ng Market and Slaughterhouse, ay magalang ko pong inaanyayahan na sa aking opisina ang magiging ng Ginoo. Nang sa ganun ay magkaroon kami ng talastasan upang magkaroon ng pag-angat sa inyong mga hanay. Maraming salamat. Salamat po, sir. May pala, bilang kita ay nagkaragalan din sa atin. Kaya ka na ang tingin. Magandang gabi po. Dito po sa binigay niyo sa amin na current market personnel, wala po ditong nanunungkulan bilang market administrator, market supervisor 5. Oo, wala po sir. Wala rin pong market supervisor 4 at supervisor 3. Wala po sir. Yun na po yung market supervisor 2. Mm-hmm. Bakit po dun sa plantilla schedule, wala naman pong posisyon na nag-exist na market supervisor 5? Pero dito po sa inyo, meron. Sir, yan po ay halaw po natin sa organizational charts ng Kalamba. So ito yung, ito ba yung proposal ninyo? Yes sir, proposal po nung maging city po tayo. Okay, so ito yung sana kung ito ay magiging maganda yung format. Yes sir. Magiging ganito yung format. Yes sir. Masabi po din yung kanina na yung operation ng market ay iba sa operation ng slaughterhouse. Yes sir. Sino po ang head ng slaughterhouse? Ang head po ng slaughterhouse ngayon is si Dr. Irma Aletros. Dati po, nung wala pa po ang ating market, ang hindi pong ito may hawak po ng slaughterhouse. Ngayon po nagawa po ang slaughterhouse, ang market po natin, medyo malawak na rin po. So, ito lang po tayo ginawa. So, matagal niyo pong hinawakan yung slaughterhouse? Mula po nung simula hanggang 2000, hanggang sa magsimula po ang ating market. Opo, may nakalagay kasi dito, susunod ko lang yung pinapagili ko sa inyo. Sa overtime pay, 335,000 for 2014. No? Ang estimate, ang last year po ay 55,000. Siguro kaya nagkukulang kasi 55,000 yung overtime. Pero ngayon po, sa propose na 335,000, nagkakaroon ba kayo ng problema para makakulipan ito?
Yes, sir. May yun pa rin po. Yung... Alam niyo po kaya kung gano'ng karami yung tao natin sa slaughterhouse? Noong po, nung ako po ay nasa slaughterhouse, ganun din po ang aming kalagayan. Mas mahirap po ang trabaho doon. Ngayon po, ang kaya po sa kay Dr. Irma, ganun din po yata ang pag-ibang pagdating po sa overtime. Ang slaughterhouse po natin, sir, ang operation po natin yan ay 24/7. Ang tanging wala pong pasok dyan ay Huwebes Santo, sapagkat nangingilit po ng Biyernes Santo. Araw-araw po, meron pong operation po yan. May problema kaya sila sa overtime? Meron po, ayaw po sa akin, sir. Ba't hindi sila nakapunta dito? Wala pong paanyan yan, sir. Anyway, siguro mapapadala na lang sa mga susunod. Salamat po. Dito sa collection report na binigay ninyo, napansin ko lang nung February 2014, ito ba yung kinikita natin? Sa pinaka page 4. Sir, o collection lang ito? Yes, sir. Nung nasimula po ang palengke nito, July 2013, kung hindi po mapansin, meron po tayo dyan total po sa market entrance fee, water bill, electric bill, at saka yung pong fixed toll. Hindi po kita na ito? Yes, sir. Yung pong market entrance fee, yan pong sa simula po, yan po yung mga nasisingil po natin pa 20-20 pesos sa bawat nadi-deliver po sa bawat bulan kaya na nag-pwesto. Kung makapansin po ninyo, August, September, October, hanggang February, makikita po ninyo ang diferensya. Lahat po yan ay masino po ng ating mga kolektor. Yung po water bill, nadyan din po, nakita lang po ninyo yung pagbabago. Sapagkat meron po tayong problema ngayon sa tubig, yung po ating facility ng gumagamit po ng isda, may problema po yung ilalim nila. Kaya hindi po binubuksan yung kanilang drip sapagkat tumuturo po doon sa kanilang ang tawag dito meter base na kakasama po. Kaya sila po ay kumukuha sa akin ng tubig. Yung electric bill po, ayan po, kasama na po yan yung nasisinan po natin sa bawat stall. Yung fixed toll po, supposedly dapat po fixed yan. Dapat po walang pagbabago. Pero nakikita po niyo, every month meron pong pagbabago. Kasi po, yung iba po kasi may delay po ang payment. Kasi po, yung fixed toll po niyan, para sa inyo po malaman, yung TDCs po ginagamit natin, post-dated checks po. Sa treasury po sila nagbabayad, hindi po natin yan nahawakan. Yan po ay, depende lang po yan sa mga resipong natatanggap namin, amin pong minamahal, tapos po ginagamit po namin sa bawat store. Wala po tayong fixed toll ng federal? Hindi pa po nakakapayad sila nung February 25 po. Kaya po, hindi po kami nakapag-record. Wala naman po kung nakikita na pwedeng problema dito. Ang tanong ko na lang siguro, ano pa yung posibleng maging papel na pwedeng kampanan na sanggulian para makaalari sa inyo bukod sa binanggit na sa overtime na usapin? Yun po, isang laking turong na po yun po sa overtime. Hindi po para sa akin, hindi para po sa mga taong nasa salikura ko yun, sumama po sila sa akin. Ang isa po yung amin po sa akin, hindi kayo po opisina po namin. Ang gano'n po ay wala po kami aircon, meron po kami dalawang table, ang aming pong computer in 2009. Yun lang po ang aking pong inano, aking pong masasabi. Okay po, Mr. Chairman, yun naman. Thank you. Maraming salam po. Agaling-alang mga gawin. Magandang gabi pa, sir. Magandang gabi po. Sir, yung po pong sa marketplace po natin, meron po po tayong mga patakaran dun, tungkol dun sa mga baboy na mga pinapasok, yung mga iba-ibang mga gulay. Ano po po yung patakaran nyo doon sa... Meron pong resolution po ang sanggunian na dapat po ang pasok po ng baboy ito nakakatay dapat po sa ating po slaughterhouse. Yun po ang parang direkta po siya. Yes, sir. Pag hindi po pwede yung backyard na katay. Hindi po pwede. Kasi po pambenta po.
At kung meron may pupapasok sa ibang room, sisigurado po natin sa double A po gano'n. Pero yun po ay marketplace na, yung pong retail plaza, hindi po yun yung marketplace na nasa, meron po nasa likod, ano pong tawag, El Salvador. Ay, hindi po sa retail plaza po yun. Ah, yun pong sa, ano, wala ho doon kayong... Hindi po, wala po kayong time po doon. Ilan ba po ang naging stores doon sa market plaza? Ang ating pong gabong store ay nasa 221. 221 po. Yes, sir. Bukod po doon yung mga bulanti pong nilagay po natin doon lang para kumita po tayo. Pero sir, yung pong 221 na hinihingan, hindi pa po totally yun ang pinakatotal kasi meron pa po tayong mga bakante. Ah, ganun po. Yes, sir. Kasi po, ano pong babago, upaltan yung marketplace yung Puma, ang pagkaalam ko, yung pong mga tao na kinausap nila para ho mag-evacuate po, umalis po muna, ay sinabihan ho sila na ibabalik din ho sila doon sa dating pwesto nila. Magkakaroon ho sila ng prioridad na magkakaroon po sila ng pwesto. Yung po ay natupad natin doon po sa ano. Natupad po sir, kaya lang po talaga pong medyo limitado po yung ating pwesto. Kaya po nagkaroon po tayo ng mga pulante, inayahan po ng mga pumwesto po doon yung mga maliliit po. Kasi po, noon po kaya po tayo dumami sa ating pulong ang balik, eh, magkaroon po kayo na siya nabi. Ano po, eh, sa pentimonya, yung po mga maliliit na magbibigay po, pinayagan po niya mga pwesto po sa Santo, Santa Fe, ganun po magsisi. Hanggang sa tumagal po ng tumagal, kaya po, ng ating pong binaba yung ating lumang palengke, ang bilang po ng ating nalilindahan doon sa pagkakatala po is 329 po, kasama po doon yung mga maliliit na magbibilao. Ngayon po, ang ginawa po natin para po mapagbigyan ay nga po mga maliliit na magbibulay, binigyan po natin ng pwesto doon sa tabi-tabi paligid po ng ating market. Sa gilid po? Sa loob din po, hindi po sa gilid. Sa loob po ng Kasi po, kung mapapansin po, nakikita ko po, meron po akong espasyo dun sa gitna eh. Yes, hindi nyo na ba po lalagyan nyo ng panibagong mga stall na maliit para ma-occupy din yung ibang... Saan po gitna sir? Itong sa mid-ground? Sa mid-ground po. Meron? Sa market section po o dito po sa may... Sa gitna, yung parang yung A3 yung pila yung... Yes, sir. Doon, wala nang... Meron pong nakalagay po tayong mga ano, mag-tichangge. Meron po tayong mga mag-i-stepin po doon. Yun po ay nakakonektahan din ng... Yes, sir. 50 pesos po a day. 50 pesos? Aho. So, yun po ay... 15 stall po yun. Uli na po, kung dito po sa El Sol na ano na palengke, ano po yun? Sa handle po yun ng city hall o private po yun? Private po yun, sir. Private po yun. Ano po yun? Ginong yun. Bali, lahat po nung nandun sa marketplace na luma, inilipat po doon sa pembeda po. Yung luma po, yung luma, yung po naglipatan lahat. Yung ginagawa po. Sige, masalala ko natin. Nagalagala ng Dalusabio. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating bisita. Ako po na yung magtatanong. Kasi lately ko lamang po nakita yung fountain doon sa ating po palengke. Gusto ko po lamang malaman kung ito po ay malaki ang relevance para po sa ating pong palengke. Sa totoo po sir ay wala po kung kilalaman po sa pagkagawa po ng fountain. Ano po? Pero maganda po ang attraction po sa tao. Tuwing gabi lalo na po tuwing gabi. Meron po mga magpapamilya na nagpapakuha ng picture dahil maganda po yung ilaw. Talaga pong nakaka-attract. Pero yung pagpapagawa po nung wala po tayo, ay yung likod wala po. Sa inyo pong pagkakalam, nakamagkano po ang pamalang luso para sa pagpapagawa ng pamalang? Hindi po lang po kumahin, pero wala po. Kung sa ganun po, humihingi po ako ng
ng papeles para po doon sa funding sapagkat siguro napakarami na pong aircon yun para sa inyong kwarto nang sa ganun na napakarami na din pong pera yun para sa inyong overtime. Maraming salamat. Sino ba na isang kapuluhan na magtanong sa ating bisita? Kung wala namin magmukahin, dahil na opinion. Tuloy na lang po. Meron dun sa proposed budget, Mr. Victorino, na nakalagay na capital outlay na 1 million. Alam niyo ba kung para saan yun? Sir, siguro po dahil po ang market po at saka total house ay sakay po ng Mayor's Office, hindi po, mawalang garanda po, pero hindi po ako ang gumawa po ng so, kasi alam po, bago ang total house, bago ang palengke, yes. Bakit magka-capital outlay tayo ng isang minuto? Mawalang garanda po, pero wala po akong mawalang. Kasi nalingin kayo ng aircon, nalingin kayo ng may isa sana, sige yan, di ba? Mas maganda, doon lang natin ni Marian. Doon lang siguro natin nilagay. Hindi mo kaya ko pong alisin po ang 1 million na capital outlay na naka-item po sa Marquette Slaughterhouse. At sa taong yugto po, Mr. Chairman, alin sobrat po sa mga kahilingan ng ating resource person na nagbigay po ng liwanag sa lahat po ng usapin tungkol sa palengke at katayan, sa tamang yung tupo nila, ilalagay ko na ito para mapakilapakan po na talaga tayo sa iyo. Ano mo kaya ko pong alisin? May mong kaya na alisin sa budget na operation ng Market and Slaughterhouse ang capital outlay ng kakalala sa milyon. Meron ba tumututol? Nagkakalala yung medes? Ako, Sir Chair, katulad po ng aking po nabanggit, ito po ay pinupose ng ating pong local finance committee at pinag-aralan. At kung meron pong nakalagay na capital outlay na balak pong alisin, ay ako po ay tumututol at baka po may plano ang ating puno lungsod na kahit po gawa na o tapos na ang palengke at ang slaughterhouse, ay baka sakaling merong ipagawa kung ito man ay bubong o kung saan man, parte ng slaughterhouse o ng ating retail plaza, ay ako po itong matutulong na tanggalin po ito pong 1 million sa capital outlay. May mungkahi sa galang-galang niya at may tumutulong sa mungkahi. May nanamarapat na political rules na magpahayag. Mr. Chairman, sa kadahilan ng may dalawang opinion po tayo para sa approval ng budget ng market, minumukay ko po na magkaroon po tayo ng paghatian ng mesa. Namumukahi, ang opinion rules na magkaroon ng hatian ng mesa, mayroon ba tumututol? Kung walang tumututol, approve. Pinatasan ang ating kalihim na bilangin ang nagpumukahi ng kagawa opinion. Sumasabayan po na alisin ang 1 million sa budget po ng marketing slaughterhouse ay 5. Tumututol po. 5 rin po ang tumututol. Po ang bilang presiding officer o po presiding factor. Ako po yung bumoboto sa mungkahi, kagaling-galang pinya. Nagtitibay. Kagaling-galang pinya. Katapos po ng ating naging mungkahi, ituloy ko ng pagtibay. Minumungkahi ko na pong pagtibayin ang budget ng Market and Slaughterhouse. Ang insunod po sa pagbabago natin kung ginawa sa kapulungan ng Kapsis. May mungkahi sa kagaling-galang pinya na operation ng Market and Slaughterhouse budget ay pagtibayin. Meron ba tumututol? Kagaling-galang medes. Ako, Mr. Chair, ako po yung tumututol dahil ito po ay nabawasan ng 1 million. Kaya tumututol po pagtibayin ito po ang budget ng Market and Slaughterhouse.
ang buhay, si kagalang-galang opinya na pagtibayin na, na may bawas na 1 million dahil sa capital outlay. Pero ba tumutol sa mga na ito'y nabawasan ng 1 million si kagalang Mendez. Pero ang mukahi, hindi ka kagalang-galang opinya ang pagtibayin ng operation ng Marketing Slaughterhouse na may bawas na 1 million. Kung walang tumututol sa mukahi, tinutukulan mo na yung budget mismo. Ngayon, may pagtutol, tinatawag natin ang mga tumulis. Pagtutol sa pagbawas. Mr. Chairman, sa kadahilan ng may dalawang pananaw po muli tayo sa pagpagpatibay ng budget ng market at slaughterhouse. Minungkahi po po, magkaroon po muli tayo ng katiyala ng mesa. Minungkahi po ang aming chairman committee on rules na maghatiyan ng mesa kung walang tumututol po. Minamaling pinatasan po. Sa mga hipo, nagagalagal ang opinya. So, sa ngayon po na aprobahan ng budget na may pagbawas na 1 million. Na 1 million ay 5. Tumututol po. Ang tumututol po ay 5 din. Dahil po sa akin, presiding officer, ang boto ko po ay sa pag-approve na may bawas sa 1 million. O wala, approve po na ang mukahi ay pinagtitibay. Agar-garang Mendez. Opo, ang aking po patanungan ay naka-address po sa ating sa Committee on Internal Rules at pati at particular na rin sa Secretariat. Kung halimbawa po na wala po ang ating pong City Vice Mayor, ang kapangyarihan po ba ng City Vice Mayor na in case of tie ay pwede pumoto kapag ang umupo po o nag-preside ay ang pansamantalang presiding officer, ito po ba ay pwede pumoto in case of tie? Particular po, kung meron po tayong copy ng internal rules na nakasaan ay maging basihan po sana. Mr. Chairman, bilang parliamentary inquiry, Mr. Chairman, it will prevail over all other motions. Pinumukay ko siguro ang Secretariat na i-review ang ating internal rules. Pasamantala, pinumukay ko po tayo mag-resist para mapag-aralan ang parliamentary inquiry ni Consul Limay. Pinumukay na i-resist ang ating session. Session resumed. Agalang-alang Mendez. Opo. Sir Jer, matapos po yung sa market at slaughterhouse, ay nagkaroon po napatid po ni Sir Victorino na may problema po dahil isang departamento ay dalawang isang nakaplatilyan departamento. Pero dalawa ang umaaksyon. Isa, magkainulay na ang market, magkainulay ang slaughterhouse. Base dun sa kanya pong mga nabanggit kanina, patungkol sa mga empleyado, ay mas maganda po na ihiwalay na natin ang slaughterhouse at ang market. Pero sa YouTube ngayon ay hindi po natin kayang gawin yan. At siguro makatapos po ng ating pong budget, matapos ang isang paksa na budget na pinag-uusapan po natin, pag-resume po ng ating na session, ay natasan ko po ang kalihim na mapasali po sa agenda ang usapin po particular sa market and slaughterhouse kung ano pong kailangan na gawing pagsasabatas ng ating pong sanggunian na sa ganun ma-distinguish natin kung ano ba ang dapat para sa market, ano ba ang dapat para sa slaughterhouse. Mapatala lang po at
maging bahagi po after po ng pag-uusap sa budget ay ito po masabihin sa market and slaughter. Yun lamang po, Mr. Chair, wala naman po nga ito na... Mapatala ang binagiging kagalangganan. Tayo po ngayon ay mga, may mga bisitang mga kagalangganan. Kasi kagalangganan... Opo, Mr. Chairman, patungkol po dun sa bago tayo magpatuloy sa itong usapin. And then doon po sa parliamentary inquiry ni Consiali Medes, para lang hindi po tayo mapamali ng hakbang, ay mamalapatan na lang po natin pasamantalang isisagtabi ang usapin hanggang sa malisan po po yung parliamentary inquiry. Samantala ngayon, kagaya po nung nabanggit, mayroon naman po itong usapin na pwede natin ipagpatuloy para makapagpatuloy po ang kapulungan sa mga panulit na pinaririto ng mga kapitan po ng ating palagay. Salamat po. Maraming salamat po, Mr. Victorino. Ating pong pagkasalamatan ng pagdalo ng ating mga punong barangay sa ating lusod. Mapagiting muna, ABC 6A. Barangay Chairman po na Barangay Los, Agarang-garang Ramon Repoya. Kapag-paro, Taiga. 3-4-3! Barangay Luna, Agarang-garang Edo Bones. Barangay Bulol, Agarang-garang Dawin, Maitlang. Barangay Butong, Magalanggalang Henyo Rosal. Barangay Batibangay, Magalanggalang Efre Tabuang. Barangay Pulo, Magalanggalang Popo Moranto. At ang Barangay Bigala, Magalanggalang Marcel po. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Inilala, Magalanggalang Hain. Isang magandang lip ko na sa ating Barangay Officer, sa aming asamahan, sa pagkukulan, sa mga kagawad ng Lusod Makabuyaw, at sa aking mga kasamang barangay captain sa maganda kay Jessica. At yung tanong ko lamang sa ating mga kasamang official, ang patayuan ng 20% development fund kasi naalintana po ang kanilang mga project sa bawat barangay. Ipapatanong ko lang dahil kami po ay hindi kanina, hindi ko po masyadong malinawa kaya po ay nagtatanong sa aking kasamang kung ano po ang patayuan. Kung sino po pwede sa lukong Nagandang ABC, yung pong local development fund, ay yung pay mandatory. Nasa batas na dapat ibigay talaga. Ngayon, kung may magbumungkahi, nagandang pay niya. Ako sa pakipagtasak ko sa kagalang-galang na pangulo po ng Liga ng Barangay, naging isang mahalagang usapin po sa ating mga kagalang-galang na ama ng barangay sa buong Kabuyaw, yung po tungkol sa 20% development fund. At para pumapawi na rin ang agam-agam ng ating mga kagalang-galang na kapitan, at tingin ko naman po ay unanimous po ang sentimento ng lahat po ng ating mga miyembro ng kapulungan, at dahil rin po sa kagustuhan na masidihin ng ating pinuno ng Liga ng Barangay, dito po ay magkaroon na ng konklusyon at katapusan, at hindi na po sila mailagay sa alanganin na iniisip po nila. Siya po talaga ang nagpusili na ito po ay mabigyan ng daan at kuwang dito po sa ating sesyon ngayong gabi. Kung kaya sa pamamagitan po at sa atas po ng Liga ng Kamulong Liga ng Barangay, at umaasa po kung wala pong pagtutol, iminumungkahi ko pong ating pagtibayin ang 20% development fund para po sa ating investment fund. Pagtibayin ng 20% development fund na Lusod ng Kabuyaw, kung wala itong tutol, pinagtitibayin. Thank you. Hello. Maraming salamat po. Salamat. Agad lang, Mr. Ako, siguro kung meron pa pong gustong talakayin ang ating sanggunian, at kung sa tingin po ay sa pagpapatuloy ng ating pong pagbabanghay ng ating pong budget, ay magkakaroon pa ulit ng pagkakaiba ng sariling opinion, ay hinihiling ko po na base po dun sa aking pong pagtatanong sa ating sekretaryat kung ang pansamantalang presiding officer po ba ay may karapatan na bumoto in case of tie. At siguro kung hindi pa po ganong kalinaw ang ating pong sekretaryat patungkol po dito, ay hinihiling ko po kung meron naman pong pagsangay ng mga kasamahan na wala na po tayong
pabaguhin sa ating pong budget ay kung meron pa pong gusto talakayin at patungo sa ganong sitwasyon ay baka hindi po mangyari na makatugon base po sa napagod ko kanina. Hindi ko po na itindig na po muna ang ating pong pagpupulong at sa susunod na pagpupulong siguro natin na po ang ating Vice Mayor. Pero bago po tayo pag inyo po pagtibayin at itindig ang pagpupulong, hindi ko po na kahit po nawala po ang ating City Vice Mayor ay birthday niya po sa Miyerkules. Hinihiling ko po na kantahan po natin ang ating City Vice Mayor bago po natin tuloy itindig ang pagpupulong. Ayon sa local government to, in case of tayo presiding officer mag-break tayo, pero meron tayo internal rules din na dapat malaman. Kaya kung ganoon, yung mga kaya si Kagawa Jimenez na ititigang pulong, kung walang tumututol, pinagtitibay.